Paano naman batiin tayo, ano po? Nandito ang ating representative from Philippine Normal University po, no? Nakakatuwa. Nakipag-partnership po sila sa atin dahil actually ito na po ang pangatlong taon na ginagawa po natin itong partnership na ito. So, ang ilan sa inyo po mga parents ay kabilang na sa mga naging bahagi na po ng programa ng PNU sa ating pong paaralan. Siguro nakita po natin nung mga nakaraang school year na graduation pa po tayo sa kanilang tutorial, no? Nakita po natin yung mga parents at mga students na talagang sumuporta sa programa ng PNU sa atin. So para po batiin naman tayo, no? Magbigay lang ng kanyang short greetings naman po before tayo magsimula sa ating mismong seminar proper. Ayun po. Ma'am Rowena Sabate, maraming salamat po sa pagpunta po ninyo pagdalo po sa ating Google Meet at sa patuloy na pagsuporta niyo po. Again, welcome po sa Nangka Elementary School, Ma'am Rowena, at magandang umaga po, ma'am. Hello, magandang umaga sa inyo, Nangka Elementary School parents at yung mga stakeholders. Magandang morning sa inyong lahat. Ako po si Rowena Sabate, kasama ko po ang Faculty of Education Sciences na nagsasabing let us all keep safe and sana mag-enjoy tayo dito sa magandang event na ginagawa ng Nangka Elementary School through the leadership of our principal. Hello! Thank you! Magandang umaga sa inyo. Ayan, ma'am. Maraming salamat po sa inyo pong pagbati. Naririnig ko po kayo, ma'am, sa nanonood sa ating Facebook Live. Ako po si Rowena Sabate. Yes. Thank you po again, ma'am. Thank you. Nagsasabing let us all keep safe and sana. Ayan, again po. Ayan po ang ating partner from Philippine Normal University, Ma'am Rowena Sabate. So, for sure, marami po sa inyong nakakilala na kay Ma'am Rowena dahil siya po ang naging partner po natin sa Nangka Elementary School ng tatlong taon. No? Una natin siya nakita sa webinar ng nanay, tatay ko, mga guru ko. Ayan, una po natin siya nakita doon at ikalawa po natin siya nakasama sa programa po nilang tutorial kasama po ang mga piling estudyante ng Philippine Normal University. Nakakatuwa kasi ako naka-attend ako ng graduation nila at maraming mga parents ang nagsabi na nagpapasalamat sa ganoong programa. At ngayon, no, ngayong taon, partner po natin sila sa Project Happiness po natin. Ang handa ang paaralan, pag-aaral isulong sa NES. So, ngayon, simulan po natin ang unang-unang mga speakers po natin ngayong araw, no po. Nakakatuwa dahil ngayong araw ay tatalakayin po natin ang mental health awareness, no? Ang ating pong pag-uusapan na unang topic natin ngayong araw ay usapang healthcare, pagsulong sa kalusugang pangkaisipan para kay nanay at tatay. So without further ado, nandito po ang ating mga speakers. Sila po ay si Ma'am Melissa Alma R. Orencia from Philippine Normal University at si Mr. Herman I. Brinas from Emilio Aguinaldo College, Cavite. Ito po ang hinihinto. Mamaya po, welcome po kayo to ask questions. Magbabasahin po namin ang inyo pong mga questions dyan po sa ating Facebook Live. Isa-isahin po natin yan. At willing po silang sagutin po yan. Nandito po ang ating mga speakers para po sagutin ang inyo pong mga questions at concerns regarding po sa kanilang topic. No? Again, usapang self-care, pagsulong ng kalusugang pangkaisipan para kay nanay at tatay. Again, Mr. Herman L. Brinas at Ms. Melissa Alma R. Orencia. Magandang umaga sa ating lahat, lalo na ang mga magulang, kaguruan at liderato ng Nangka Elementary School. Ako po si Melissa Alma Orencia mula sa Faculty ng Edukasyong Pangagham ng Pamantasang Normal ng Pilipinas. Maraming salamat sa imbitasyon at sa pagkakataong makabahagi kami ng aming nalalaman tungkol sa paksang pag-uusapan natin ngayong araw na to. Sasamahan po tayo ng isang registered guidance counselor na isang alumnus ng Philippine Normal University Manila. Siya ay kasalukuyang guidance director ng Emilio Aguinaldo College, Cavite. Ipinakikilala ko po si Ginoong Herman Brinas. Herman? Salamat, Ma'am Alma. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa Facebook Live, tagapanood sa Facebook Live.
ikinalulugod ko kung makapagbigay ng kaunting kaalaman tungkol sa self-care para sa ating mga magulang. Hindi po biro ang naging ng mga pinagdaanan natin ngayong pandemya niyo at tiyak kong naapektuhan ng ang kalusugang pangkaisipan ng nakararami. Tama yan, Teacher Herman. Bago tayo magsimula, may mga itatanong lamang ako sa inyo na maaari ninyong sagutin ng oo o hindi sa isip nyo. Okay? So, magsimula tayo. Number one, kumakain ba ako ng tama at masustansyang pagkain? Number two, nakakapag-ehersisyo ba ako nang hindi bababa sa 3 beses isang linggo? Pangatlo, umiinom ka ba ng alak o gumagamit ng droga? Number 4, sa pangkalahatan, ligtas ba ako sa anumang karamdaman? Number 5, angkop ba ang aking timbang sa aking taas? 6. May sapat ba akong ipon at pantustos sa aking mga pangangailangan? 7. Nakikita ba sa aking pag-uugali at kilos ang aking mga paniniwala at halagahan tungkol sa pera? 8. Matalino ba ako sa ginagastos ng aking pera? 9. Meron ba akong mga planong pampinansyal o mga naisin sa hinaharap? 10. Gumagawa ba ako ng paraan upang matuto ng mga bagong bagay at mahasa ang aking kaalaman? 11. Nakikilahok ba ako sa mga gawaing magpapalawak ng aking kaalaman? 12. Natututo ba ako ng mga bagong bagay o nakakatamo ba ako ng mga bagong kasanayan? 13. May mga positibo ba akong pananaw o pagtingin sa buhay? 14. Naglalaan ba ako ng oras para sa aking personal at profesional na pag-unlad? 15. Naipahahayag ko ba ang aking mga nararamdaman? 16. Nakokontrol ko ba ang aking emosyon? 17. Nagagawa ko bang makisabay sa mga pagbabago? 18. Kaya ko bang isagawa ang mga gawain ng mag-isa? 19. Matatag ba ang aking emosyon? 20. Kaya ko bang tugunan ang iba't ibang suliranin ng aking buhay? 21. Nauunawaan ko ba ang nararamdaman at naiisip ng ibang tao? 22. Naipahahayag ko ba ng maayos ang aking sarili sa iba? 23. Meron ba akong mapagkakatiwala ang mga tao sa aking buhay? 24. Kaya ko bang magtakda ng limitasyon? 26. Nakikita ko ba ang aking sariling katanggap-tanggap sa iba? 22. Meron ba akong malinaw na kahulugan at tunguhin sa buhay? 23. Nagtitiwala ba ako sa ibang tao? 24. Napapatawad ko ba ang aking sarili at ang ibang tao? 26. Meron ba akong mga paniniwala na nagsisilbing batayan sa aking buhay? 27. Nararamdaman ko ba ang kapayapaan sa aking sarili? 28. Ano-ano ang mga gawain sa iyong trabaho o paaralan na nakakatuwa na isagawa? Meron ba? 28.
Ano-ano ang mga gawain sa trabaho o paaralan na ayaw mong gawin? Meron ba? 29. May maayos ka bang ugnayan sa iyong mga katrabaho? 30. Nagtatakda ka ba ng mga makatotohanang tunguhin sa buhay? 30. May progreso ba sa iyong mga naitatakdang tunguhin? Dun sa mga katanungang yun, ano ang mga naiisip ninyo at nakakabigay sa inyo ng mga takot o pangamba sa kasalukuyang panahon? Okay? Ang tatalakayin natin ngayong umaga, gaya ng sinabi ni Teacher Herman, ay tungkol sa self-care, na ayon sa World Health Organization ay isang, and I quote in English, an ability of individuals, families, and communities to promote health, prevent disease, maintain health, and to cope with illness and disability with or without support of a healthcare provider. Ang self-care ay kinakailangan para sa kalusugang pangkaisipan o tinatawag nating mental health. Kamusta naman ang kalagayan ninyo ngayon? Stressed ba kayo? Ang kalidad ng mental health ng isang tao ay makikita sa kanyang paggalaw, mga iniisip at mga nararamdamang pisikal o mental. Gaya ng halimbawa na ito. Pwede ba nating ipakita ang ating slides? Itong mga bagay na ito ay mga red flags na tinatawag natin. Ngayon, gusto naman nating malaman ang inyong mga concerns nung nagsimula ang pandemya. May mga kakaiba bang nangyari sa inyong pag-iisip, kalusugan at pananaw sa buhay? Maaari ninyong i-type sa chat box or comment section. Maraming salamat po, no? Well, in terms po sa mga naging concern natin ngayong pandemya, isa-isahin po natin mga halimbawa na naging concern ninyo at tingnan po natin kung kayo ay makaka-relate po dito para ito sa ating mga magulang, sa ating mga nanay at tatay. Halimbawa dyan yung pagkawala ng trabaho, hindi natin maiwasan na marami talaga nang nawala ng trabaho sa atin, no? Okay. And then, meron din tayong yung dumadami ang gawain sa bahay. Ang akala natin yung tinatawag nating work from home is ay wala masyadong ginagawa. Ang katotohanan, mas marami pang nagagawa or gagawin dahil ikaw ay nagtatrabaho at the same time, involved ka rin sa gawain pambahay. Nandyan din yung nagkaroon tayo ng problema sa pagkain, nagkulang tayo ng supply ng pagkain dahil nga sa nawala ng trabaho. At meron din yung di alam kung paano tuturuan yung mga anak sapagkat alam mo yun, hindi naman yung naging focus natin for most of the time. No? So, halimbawa na lang sa isang scenario na mayroon kang dating tutor, hindi na rin pwede pumunta sa bahay ninyo, di ba? So, ang mangyayari nun ay ikaw mismo, bilang magulang, ang magtuturo sa iyong anak. At mayroon din tayong problema tungkol sa internet connectivity. At sigurado ako makaka-relate po tayo dyan. No? At ang pinakamatindi sa lahat, ito medyo malungkot nga na dahilan yung nagkaroon ng COVID positive sa family or kakilala na talaga nagdulot sa atin ng stress at yung mismong pagdami ng kaso ng COVID dito sa atin. Yun lamang po, Ma'am Mel, sa part na yun. Salamat. Okay. Salamat, Teacher Herman, sa iyong paliwanag tungkol sa mga dahilan ng mental health issues. Ano ba ang ibig sabihin ng mental health? Ito naman ang sabi ng World Health Organization. When they defined mental health. Ang sabi ng WHO, it is a state of well-being in which an individual realizes one's own abilities and potentials, copes adequately with normal stresses of life,
displays resilience in the face of extreme life events, works productively and fruitfully, and is able to make a positive contribution to the community. So, galing ito sa Republic Act 11036. Ang mental health ay isang konsepto na kaugnay sa tinatawag nating wellness. Wellness is the act of practicing healthy habits on a daily basis to attain better physical and mental health outcomes. We do not just want to survive, but we want to thrive. Okay? So, pag sinasabi nating thriving ang isang tao, ibig sabihin, maunlad ang kanyang buhay. Hindi yung buhay na parang hikahos. Ngayon, upang talakayin ang walong aspekto ng wellness, eto muli si Teacher Herman. Ayan, agree ako dyan, Ma'am Mel, no, na talagang yun naman ang focus nating lahat, na maging maayos nga at maging maunlad ang buhay natin sa kahit anuman pong pandemya. Ayan, so dahil dyan, ang isa sa pinakamagandang konsepto yung tinatawag na balance, no? Balance of the different aspects ng wellness. At yan po yung tatalakayin natin. So, ang aspeto ng wellness, para maging healthy ang isang tao, pwede nating tingnan yung walong aspeto na binigay na framework ni Dr. Peggy Swarbrick. At ano-ano nga ba ito? Ito yung halimbawa niyan, yung social aspect na meron na sa buhay natin. Nandyan din yung emotional, mental, intellectual, physical, spiritual, occupational, environmental, and financial. So lahat ng aspeto na yan, dapat meron tayong at least nakafocus tayo dyan. Pwedeng sa isang banda, hindi tayo okay doon. Pero we should thrive para mas mabalansi natin yung lahat ng mga aspeto na to. At para nga maging balansi ang lahat, pwede tating mapalaguyan sa pamamagitan ng pag-a-apply ng mga estratehiya, no, para mapalago natin ang buhay natin, lalong-lalo na sa buhay pamilya. At masasabi natin tayo ay may malusog na pangkaisipan kapag nabalansin natin ito. So yun yung mga halimbawa niya, no? Ikaw, Ma'am Alma, meron ka bang gustong i-share na halimbawa ng self-care strategies bago ko i-discuss ilang mga strategies na gusto kong i-discuss? Actually, marami, Herman. Mula nang nagsimula yung pandemya, nahilig ako sa pagbe-bake. Na-realize ko para siyang nakakatanggal ng... Naaaliw ako pag nakaka-bake ako, nasasarapan yung kumakain ng na-bake ko. Minsan nagpapahangin din ako sa rooftop. Yung akyat ako doon, tapos mag-isa lang ako, muni-muni, tinitingnan ko yung mga bulaklak doon sa roof deck, titingnan ko yung mga ulap, tapos sa gabi naman, minsan naakyat ako doon at tinitingnan ko yung mga bituin na nakakatuwa. Tapos parang it gives me that feeling that there is a bigger force out there, na itong lahat ng mga nararanasan natin ay lilipas din. Okay, so there's a God. And it reminds me of my faith. May mga ginagawa din ako dati, yung mga hobbies ko, like I play music, I play the piano. Nakakatanggal din ito ng mga pagod at saka yung mga stress na nararamdaman ko. Minsan nagpa-paint or nagsisketch o kaya nagsusulat or nagbabasa lang. Minsan din, ine-enjoy ko yung paliligo, hinahabaan ko yung oras, ine-enjoy ko yung pagdalos ng tubig habang ako hinaliligo. So, yun, whereas before, di ba, parang lagi tayong nagmamadali, parang hindi natin na-enjoy itong mga bagay na to. Or minsan, tatawagan ko yung mga kaibigan ko, kukumustahin ko sila, magkukwentuhan kami ng nothing about work. Yung kahit anong mga nakakatuwa, mga karanasan nila. Tapos, another thing, music. Music also relaxes me.
nakikinig ako ng mga lumang tugtugin, mga kapanahunan ko, mga instrumental music, yan. So, mga nakakatulong ito, at saka yung pagdadasal. Araw-araw, we pray the rosary. So, kahit pa paano itong mga bagay na to, yung when we believe in God, alam natin na sa lahat ng ating mga nararanasan ngayon, meron tayong Diyos na naintindihan tayo at nahihingan natin ng tulong. So, itong mga bagay na to, marahil ginagawa din ng karamihan. So, ito ay mga coping strategies. Okay? So, marami kang na-mention ng mga dimensions. Iba-ibang dimensions ito, examples. So, siguro, namomotivate tayo to keep going dahil sa mga strategies na to. Ayan, tama ka dyan, Ma'am Mel. Salamat sa sharing mo. Yung mga sinar ni Ma'am Mel na mga strategies ay pwede natin i-classify into social strategies, physical, emotional, spiritual, intellectual, environmental, financial, and vocational. So, magbibigay ako ng ilan sa mga halimbawa. So, halimbawa sa social, no, pwede natin gamitin ang teknolohiya para makakonect tayo, no? Hindi para makadisconnect, kundi makakonect tayo sa ating pamilya, sa ating mga anak, malalayong kamag-anak. Sa physical naman, nandiyan yung exercise at marami pang iba dyan na nagbibigay at nagpapapawis sa atin sa araw-araw. Sa emotional naman, importante yung nare-recognize natin yung feelings, yung nararamdaman natin, no? Kung kailangan mong umiyak, iiyak mo yan. Kung kailangan mong tumawa, itawa mo yan. At syempre, mahalaga din yung na-accept natin ng realidad ng buhay na kung mahirap tayo, pero hindi ibig sabihin na doon na tayo susuko. No? Dapat magpursige tayo na mas maging maayos pa yung buhay na meron tayo ngayon. At maganda rin yun, ini-examine natin yung ating mga, yun nga, nararamdaman. Spiritual na banggit ni Ma'am Mel kanina, napakahalaga sa lahat, sentro ng lahat, no? Importante sa kahit anong religion pa man din ang meron tayo, dapat nakafocus din pa rin tayo kay God, no? Intellectual, napakamahalaga din yung ngayon na ang intellectual na bahagi ng estratehiya, pwede nating ilagay yan sa halimbawa na dapat nasasala natin yung mga nababasa, napapanood, lalong-lalo na sa paggabay sa ating mga anak, no? Kailangan na nasasala natin na maayos kasi malaking epekto yan sa anong magiging kaisipan nila balang araw, no? So dapat lagi pa rin tayong informed sa mga nangyayari, mahalaga pa rin yun. Environmental, napakahalaga din yan. Dapat meron tayong, alam mo yun, makakalikasan din na advokasya, na pananaw, di ba? And financial, hindi naman ibig sabihin na nagka-pandemya ay wala ng paraan, no? Marami tayong naririnig ng mga kwento ng pagbangon. So, tayo din, bumango din tayo sa panahon na to, kahit pandemya, no? At vocational, maaaring pwede rin tayong makahanap ng bagong karera, no? Na pwede natin pagkatuunan. At connected yan sa financial, magkaroon ka ng bagong interest na pwede mong pagkakitaan pala. Maging creative lang po tayo at talagang, alam mo yun, malalampasan natin yung mga pagsubok na to. At may mga balakid po yan, no, na dapat nating iwasan. Halimbawa na nga lang dyan, kapag tayo ay gusto mag-self-care, no, nagkakaroon tayo ng guilt feelings na bakit ko gagawin to? Para kanino ba to? Kailangan ko ba talaga mag-exercise? Hindi ko naman gustong pumayat, di ba? Pwede mong isipin na hindi siya dahil pumayat, kundi para maging healthy ka na lang. Ayun. So, yun po yung mahalagang mensahe doon. Yung pakiramdam mo na ang selfish ko naman, ba't ko binagawa to, di ba? Samantalang, pwede mo naman gawin. Meron naman time for everything na sa mga ginagawa natin. Bakit, di ba? Bakit ako magpapa... Or bakit pa ako magtutuon sa ganitong oras, sa ganitong activity, sa dami ng dapat kong gawin? May mahalaga po ang lahat ng bagay at kasama na rin po din ang self-care, no? And of course, yung lagi tayong hard na masyado sa sarili natin, no? Iwasan din natin yung ganun. Isipin din natin po ang sarili natin. Kahit nanay, si tatay, si nanay, pwede rin silang mag-relax, pwede rin silang mag-self-care. Katandaan po natin yan. At huwag tayong mag-overthinking sa mga bagay-bagay, no? Hindi po laging ganun ang buhay na lagap. I mean, trabaho, yes. Pero self-care din po dapat. Ayan. So,
ito gusto ko pong idagdag, no? Sana po ay maging mahalaga pang, maging malakas pang support system ng bawat pamilya. Maging solid po dapat tayo, no? At ang school po ay may mahalagang papel dyan para mapanatili natin malusog ang ating kaisipan. At ito po ay dapat natin isulong na advokasya sa bawat pamilya, sa bawat isa. Nanay, tatay, yan po ay isa sa mga challenge po sa ating lahat. Ayan, back to you, Ma'am Mel. Salamat po. Tama yan, Herman. I agree with what you have just explained. Tayong mga magulang, dapat conscious tayo sa ating sariling wellness kasi ang laki ng papel na ginagampanan natin bilang mga magulang sa ating tahanan ngayon. At kayo rin ay inaasahang makakabigay ng suporta sa inyong mga sa mga anak sa kanilang pagkatuto. Paano na lang pag kayo ay bumigay? Paano na lang ang mga anak nyo at ang pamilya nyo? That's why it's so important for you to be physically and mentally healthy. Sana nakapagbigay kami ni Herman ng mga impormasyon na nakatulong kahit papano sa inyo para kayo ay makapagpatuloy sa napaka-uncertain na panahon. At marami tayong kinakaharap na mga stressors sa buhay sa panahon ngayon. At kahit wala na ang COVID-19 na virus, sana magagamit niyo pa rin ang mga naibahagi naming mga kaalaman. In fact, may mga pag-aaral talaga and I'd like to share this with you. May ginawang pag-aaral ang University of the Philippines last year at nakita nila sa 1,879 na mga respondents, nag-report talaga sila ng more than half of them nag-report ng increase in depressive symptoms, anxiety levels, at saka stress levels. So, sinasabi nila na ang next wave daw ng pandemic ay tungkol sa mental health issues. Okay? So, sino-sino ba yung most likely nagkakaroon daw ng mga ganitong simptomas? So, usually mga babae. Tapos may particular age group, may mga yung mga single, yung mga students, yung may mga symptoms, health symptoms, o kaya yung COVID related na mga symptoms, yung mga naka-quarantine, yung mga syempre tayo prolonged na yung ating pagstay sa bahay, hindi natin maiwasan na nagkakaroon tayo ng mga feelings of uncertainty, anxiety, minsan nakaka-depress, parang kailan ba ito matatapos. Tapos yung may mga sakit, those report poor health status. Tapos yung mga laging nag-worry, yan yung mga likely magkakaroon ng mga depressive symptoms. Tsaka yung mga very much concerned sa family members, yung mga nakaka-experience ng discrimination. Pero eto, kung tayo nagbabasa, meron tayong adequate na health information na kikinig tayo sa balita. Kailangan nga ni Herman kanina, kailangan nating isala yung ating mga pinapanood at pinapakinggan kasi marami din dyang mga fake news. So, anong mga nakaka-lessen ng psychological impact ng COVID-19 at saka nakaka-lower ng stress level? So, eto yung health information, tayo ay well-informed, yung merong mga grown-up na mga anak, we've ourselves to have good health, lalong-lalo na pag talagang inaalagaan natin ang ating sarili, physically and mentally. Tapos yung may confidence sa mga doktor, kung meron kayong mga nararamdaman physically, magkonsulta tayo sa mga kakilala nating doktor. Meron din namang mga libre na consultations. Okay? So, itong mga bagay na to, kailangan we need mindful consciousness. Huwag nating hintayin nga, sabi ni Herman, na talagang grabe na yung sakit natin o kaya yung di na tayo makatulog bago tayo mag-seek ng help. So, marami yung mga strategies na na-share namin dahil limited lang yung time natin, di natin siya ma-discuss isa-isa. Pero, available naman ito sa inyong FB page, di ba, Dines?
So pwede niyong i-review, nandun naman yung PowerPoint presentation na may mga example ng mga strategies. Yes. Okay? Yes, well, thank you so much, Ma'am Melissa at Sir Hernan. Siguro last question na lang dito, ma'am, no? Na nabasa ko sa comment dun sa Facebook page. Ano daw yung mga, paano daw malalaman, ma'am, kung yung anak nila ay meron ng mental health problem or nag-undergo na ng stress or depression? Tsaka ano kaya yung, as parent, ano po yung pwede nating i-suggest na para matulungan po yung kanilang mga anak? Herms, sige po. Okay, so bilang isang magulang po, no, isa sa pinakamahalagang role natin yung maging observant po tayo sa usual behavior ng ating mga anak. Kung napapansin nyo po na medyo kakaiba yung kinikilos niya, laging tahimik, for example, at hindi na siya, alam mo, yung motivation niya to do yung task niya, parang hindi siya ganun kagaya ng dati. At hindi na siya nag-response doon sa mga, alam mo yun, so ano dapat na roles niya bilang isang mag-aaral, kung anong level man siya. Isa po yun. At saka minsan, pag nasa yung behavior niya po sa online class, kadalasan pwede rin po ma-observe yan through ng kanilang mga teachers. Yung mga anecdotes po ni teacher ay nakakatulong po, yung mga ganun, halimbawa. So again, pagka napansin niyo po na ganun po yung ating mga anak, well, ang pinakamahalaga po doon ay makausap po sila, no? Kayo muna po ang try magkausap kung ano bang nagiging concern niya, kasi mali po natin siya ay nabubuli pala online or ng classmates. May mga ganun na hindi natin alam, no? Or may mga simpleng ano yan eh, na ang epekto sa kanya ay iba. Hindi kasi po pare-pareho ang ating mga, ang response ng mga bata pagdating sa pag-aaral. So meron dyan napipikon agad. Kailangan po nating mahalaga din po yung kilala natin yung ating mga anak para nalalaman natin kung meron sila nagiging concern. And yes, pagka napansin nyo po yung ganun, pwede po kayong magkaroon ng consultation with the teacher, and kung available din po yung, alam mo yun, consultation with the guidance teacher sa school, mas mahalaga din po na meron tayong programa po nun na tungkol po sa mental health concern din ng ating mga bata sa eskwelahan po. Yes, thank you, Herman. Totoo yun, ang immediate na pwede ninyong makonsulta yung guidance counselor, kasi nandyan yan talaga ang trabaho nila, no? They can provide counseling. Pero, syempre, yung iba, nahihiya namang mag-konsulta doon sa ibang tao. Kayo mismo na mga magulang, dapat maging very sensitive kayo. Try to observe the behavior of your children. Tapos yung mga sinasabi nila, pag yung merong bago at saka kakaiba sa mga dati nilang pag-uugali, ano yun? Parang yun na yung mga signs, mga signals. Okay, so dapat maging very responsive tayo. Tapos magkaroon tayo ng panahon na yung kausapin sila. Something that you can do at home, mag-unplug din kayo sa mga device. Dahil ang nangyayari ngayon, lahat na lang ng members of the family nakatutok sa kanya-kanyang mga gadgets. Paminsan naman, habang kakain kayo, you try to talk to each other. Magkumustahan naman kayo. O kaya yung mga anak nyo, patulungin ninyo sa bahay habang halimbawa nagluluto kayo. Kausapin nyo sila kung kumusta sila, kumusta ang school. Siyempre, ang laki ng papel ninyo ng mga magulang ngayon, di ba tumutulong kayo sa kanilang mga gawain sa school, may mga performance tasks. Minsan yung mga bata, hindi nila naintindihan yung mga modules nila, nandyan kayo to assist, di ba? So, tingnan ninyo kung kaya nila, they can do that independently, and that's an asset. Pero sa nakikita natin sa pandemya, di ba, maraming mga bata ang hindi handa sa independent learning. Kaya talagang dapat natututukan sila ng mga magulang. Okay, kasi yung mga teachers ngayon, syempre remote ang pagtuturo. Mabuti lang kung kayo ay nakaka-communicate directly sa mga parents, sa mga teachers. So yung parents and teachers need to have really open communication lines. Okay? So yan yung mga dapat nating tatandaan, yung changes in behavior, and then what are the things that they're saying. Minsan nga hindi nila nasasabi eh. Dapat mas maging sensitive tayo doon to the things that they are not telling us. Okay?
So, sana nakatulong yan sa inyo. Thank you so much po, Ma'am Melissa and Sir Herman. Last, may nakita po ako itong comment, Ma'am. Babasahin ko lang. Napakakalma ng boses ni Ma'am Melissa at ni Sir Hernan. Ang sarap daw makinig. So, ayan, thank diba, you po. Kinig po talaga ang ating mga parents. So again, sila po ang ating mga speakers, si Mr. Hernan Briñas mula sa Emilio Aguinaldo College, Cavite, and Miss Melissa Alma R. Orencia, Philippine Normal University. Herms? Na-mute ka ata, Herms? Maraming salamat po, Sir Dimes, no? So, we have our remaining things to clarify po, no? Yung tinatawag na emergency care wall. For sadness, for anger po, you can actually have yung calming music sa bahay, no? Yung nakaka-relax. Marami po niyan sa YouTube, pwede niyo po i-play, no? Pag kayo naman ay malungkot, nandiyan po yung, pwede niyong tawagan ng inyong best friend. Pag worry kayo, pwede yung comfort blanket, no? O kaya naman, huggable na stuffed toys. For self-doubt, you can actually have list down your reasons why you can. At yung tinatawag na yung kaya nating magawa. And others, yan, free hug and stress bail and favorite books. Yung mga favorite ninyong books na pwede nyong balikan. Yung mga di nyo napapasa ng mga nakaraan, pwede nyong balikan lalo na ngayong panahon po ng pandemya. And for the next slide, may mga self-care checklist din po tayo. Ma'am Mel, would you like to share po ng check yung self-care checklist natin? Yes, base doon sa mga binigay naming mga strategies sa inyo, pwede kayong pumili doon ng mga kaya nyong gawin. So gawin yung checklist, so kagaya nito, eat your meals. Sana tayo, hindi lang tayo kumakain ng mga meals, pero dapat yung tama na meals, well-balanced. Diba? Yung... Huwag yung mga meals na siguro nakaka-high blood. Dapat yung mga gulay, mga fruits. Minsan mag-meditate tayo. So, ito yung mga examples lang ha. Pwede naman kayong gumawa ng inyong sariling checklist. So, pwedeng bumuo kayo ng para sa buong month or kahit sa isang week. Meron kayong mga generic na checklists. So, halimbawa, kailangan mag-take ako ng break. Sa isang araw, ilang breaks ba? Okay? Or makikinig ako ng music. Or hahabaan ko yung paliligo ko. Tapos i-enjoy ko yung daloy ng tubig sa aking katawan. Na parang imagine ko nasa beach ako. O kaya, di ba? Kasi the mind can take us to places anywhere that you want. Imagine mo na pumunta ko dun sa mga bakasyon na gusto ninyo. Di ba? That's something to look forward to. So, exercise, at least siguro, kung hindi natin magawa araw-araw, kahit 3 times a week. Okay? So, ayun, pwede kayong mag-customize ng inyong sariling checklist. Okay? So, shall we move on to the next slide? Lagi nating ipa-prioritize ang self-care, di ba? Kung ang ating mga gadgets, di ba, pag nalobat, nire-recharge natin, ganun din tayo dapat. Huwag nating hayaan na maglobat, yung maging zero. Di ba, kasi talagang, emergency situation na yan, pag zero na yung batteries natin, na burnout na tayo ng husto. Okay? So, kailangan nating mag-recharge. Remember that if you are not okay, you will never be for your family. So, you cannot give what you do not have. Okay? And then, for the last slide, yan, you have to take care of yourself so that you would be able to take care of others. Okay? So, at this point, Herman and I would want to thank everyone involved here. Yung pag-a-attend ng ating mga nanay at tatay. Yung pag-invite sa amin ng Nangka Elementary School para makapagbigay kami ng aming nalalaman para sa mga nanay at tatay. So, salamat sa Brigada Eskwela Coordinator, si Ms. Marianne Yambalia, yung Nangka Elementary School Head, si Mr. Wilfredo C. Padua,
At ang ating napakapogi at napaka-dynamic na facilitator, si Mr. Dines H. Masubay, for facilitating the event and his technical assistants. Muli ako po si Melissa Alma Orencia. At ako naman ang, po si Ginoong Herman Brinas. Yes, at ito ang usapang self-care, pagsulong ng kalusugang pangkaisipan. Lagi nating tatandaan, prioritize self-care. Recharge whenever necessary pag lobat at nagkaroon ng mga unnecessary worries. Please stop and take time to address your personal needs. Remember, you cannot give what you do not have. Take care of yourself so you can take care of others who matter to you. Magandang umaga sa ating lahat. Ayan. Salamat po. Thank you. Salamat po. Again, thank you so much po, Sir Hernan Brinas from Emilio Aguinaldo College and Ma'am Melissa Alma R. Orencia from Philippine Normal University. It's an honor to serve ng ka-elementary school. Ayan. Thank you po lahat. At sana po, hindi po ito ang huli at una, no, Ma'am Melissa, may ano pa tayo, may mga susunod pa tayong program para po sa mga parents natin dito sa Nangka Elementary School. Again, thank you so much po, Sir Herman and Ma'am Melissa, for sharing this expertise. You're welcome. Okay, thank you po. So, syempre, we still need to ask for spiritual point of view. Kaya we are very thankful this morning that nandito, pinaunlakan tayo ng isang pastor this morning para magbigay ng kanyang mensahe. So let's have Pastor Froy M. Medina from Lighthouse Bible Baptist Church, senior pastor, graduate in theology sa Hiles and Anderson College, studied and grew up in the United States since 1988. Wow. And came back to the Philippines as missionary in 2006. Let's all welcome our guest speaker this morning, Pastor Froy M. Medina. Good morning, Pastor Froy. Good morning, good morning. Good morning sa inyong lahat. I hope you can hear me well. Yes, Pastor, we can hear you well. I believe you are in Baguio right now. Tama po ba? Opo. I am in Baguio right now, yes. Yes po. Again, sir, Pastor, welcome to Nangka Elementary School and thank you para po dito. Okay. Yes, it's a privilege for me to be here, of course. Marami pong salamat. At gusto ko lang pong sabihin sa inyo na ako po ay nagagala to be here this morning. I know na tayo ngayon ay nandito sa pandemic. And I was listening sa lahat ng mga sinabi po kanina ng ating mga resource speaker, and I really appreciate all of that. And this morning po, ang aking tatalakayin is really doon po sa spiritual side when it comes to mental health issues. You know, meron po ako dito, I asked actually two of the people that we were able to help dahil sila ay nagkaroon ng depression. One of them has been depressed for a long time. Okay, and now he's doing great, he's doing wonderful sa kanyang buhay. He was able to get back in his life. And also, we have another one that I would just like to speak, if they could just share just a little bit of their testimony. Itong babaeng ito, she had anxieties sa kanyang buhay. And every time na magkaroon siya ng fear, kasi meron po siyang kinakatakutan na isang bagay, and every time na siya ay nagkakaroon ng nakikita niya yung isang bagay na yon, it's kind of paralyzed her. It paralyzed her thinking, it paralyzed even yung kanyang katawan, ay, you know, nagkakaroon siya ng sakit. And I do want to thank the Lord because sa pamamagitan po ng aking i-share sa inyo ngayong umaga, we were able to help. We were able to help them. Okay, and ngayon po na nagkaroon ng pandemic, talagang maraming humihingi ng tulong about these mental health issues.
And even in the United States, I've been called upon to help people. I've been called upon to talk to people who's having those kind of issues, mga depression, they're in distress, some is magkakaroon sila ng dissolution. And I do want to thank the Lord sapagkat, you know, almost everybody, if I'm not mistaken, I think 99%. And if they did what the Bible has to offer, they're actually doing great and wonderful right now. Okay, and I think they're here. Nandito sila sa Google Meet. If you could just speak real quickly, just tell them who you are. I think, let me call si EJ first. If EJ, you're there, I'd like to just tell them what was going on and tell them actually what was happening. When did this start, itong anxiety mo? And then when it, kung paano, kung kailan ito natapos? Okay, and you know, just share to them just real briefly kung paano kayo ay nagkaroon ng victory about that. Then, Brother George, I would like for you to also say a little bit of what had happened to you, and then kung paano ang Panginoon ay naging tulong sa iyong ano, sa iyong depression, how you were able to get up instantly. Okay, and that's what I would just like to share. All right, so EJ, why don't you go ahead and say something first? Yes, po, Pastor. Good morning po to everyone. Good morning to our listeners here in Google Meet and also in our Facebook Live. So I am EJ po from Baguio. And just as Pastor have said po, yung anxieties ko po started with the fear of snakes po. So ever since I was a child po, sobrang natakot po ko sa... natatakot po ako sa snakes. And akala ko po nung una, parang normal fear lang siya sa snakes, na pag nakakikita po ako ng snakes, talagang natatakot po ako. Until parang nag-grow po yung fear ko sa mga ahas, na even yung picture lang po, natatakot po ako. And then, pati po pag minsan dati sa cellphone, pag may nakita po akong ahas, minsan po natatapon ko pa yung phone ko. Kasi nga, sobrang takot ko po. And then, I didn't know po na sobra po pala yung fear ko sa snakes na yon until such time na meron pong isang tao na nag-prank sa akin before. And then, yun po, hindi na po ako makahinga, yun naman, napaparalyze na po yung katawan ko. And yun po, that's the time na I'm very thankful po that God used Pastor Froy in order for me to address my fear of snakes po. And then, dun po na-reveal na yung takot ko po sa snakes, it really... affected my mental health po, especially po nung na-trigger po yun nung namatay po yung father ko. And then I'm having anxieties, nagkakaroon po ako ng anxiety attack, panic attack, nag-hyperventilate po ako. Minsan po, hindi po talaga ako nakakapag-isip ng tama, with tas nakaka-apekto din po yun sa studies ko before. So, yun po, dati po nagsik po ako ng professional help from psychologist, ganun po. Pero it didn't help me the way that Pastor Froy helped me when it comes to my mental health po. So when I seek advice po from Pastor Froy, ayun po, meron po siyang pinamemorize sa akin na verses, and every time po na naiisip ko yung ahas, ganun, natatakot po ako. I'm quoting these verses inside my head po, and nakatulong po talaga yung every morning when I wake up, pinapanalangin ko po na I'm thanking God for His creation. Kasi po, di ba, ang kahit ahas po yan, kahit natatakot po ko sa ahas, ahas and snakes, I mean, snakes are creation of God. So, I'm always thanking God for creating snakes, and I'm thankful that they are there. And also, I'm thanking God for giving me a father na katulad po ng papa ko, and though he's not here na, he's gone na. And I'm very thankful still that though I don't have him by my side, I still have the God of all, and he's the God, he's our Father God. So yun po, until now actually, kinukot ko pa rin yung verses every morning when I wake up. Nagpapasalamat pa rin po ako sa creation ni God for creating snakes. And now, kahit po makakita ko ng picture ng snakes, I don't feel
that fear anymore. Hindi na po ako napaparalyze, hindi na po ako nag-hyperventilate. And kahit nakakita po ako ng totoong ahas, hindi na po ako ganun natatakot. And ever since po nung kinausap ako ni Pastor regarding my fear of snakes nung February, right then and there po, nung gabing yun, that's like the first time in heavenly years na nakatulog po ako ng maayos. Kasi po dati, hindi po talaga ako makatulog ng maayos. Pero after po nung kinausap po ako ni Pastor Froy noong February 10, yun po, hindi na po ako natatakot noon. And simula po noon, ang sarap na ng tulog ko na parang, para pang walang nangyari sa akin na parang hindi na ako natatakot sa snakes, ganun po. So, I'm very thankful and I hope as Pastor Froy speaks on this subject later on, marami po siyang matulungan like what he did. And what he did for me to be helped po with my fear and anxiety. Thank you po. All right, thank you EJ for that. Alam nyo, here's another one. Ganun din ito si George for a long time. He's been depressed. Marami pong nangyari sa kanyang buhay that is very unfortunate. And I do want to praise God sapagkat because of the power of God. Ito po ay si George. He is now one of our preachers also, doing wonderfully well, okay, sa kanyang buhay. And Brother George, if you could be there, please, and just give us a brief testimony, if you could, that'd be great. Good morning, ho, sa inyong lahat. I'm Brother George, and truly, I am also thankful, like EJ, sa aming mahal na pastor for helping me out sa aking depression because I was going through the depression for a long period of time, about 7 years I think, or maybe more, but nonetheless, ako'y nagpapasalamat dahil even though I was having some mental issues that time, dumating din ako sa point sa aking buhay that I wanted to take my life. Gusto kong magpakamatay and friends could not help. Even my family could not help. Even my brothers could not help. And even yung totoo, yung mag-exercise and all of that. And I've been doing those things too. Taking long walks, nag-exercise. But none of those did help. Pero ako ay nagpapasalamat because a point in time last year ay na-meet po namin si Pastor Froy and we have been attending their church. We have been attending Lighthouse Bible Baptist Church back then, but I was reluctant na makipag-usap. But I was just attending church dahil gusto kong makarinig mula sa salita ng Panginoon because I knew within myself na walang ibang pwedeng makatulong sa akin kundi ang salita ng Diyos. But I did not know how to bounce back sa aking buhay. And there was one point na pastor was preaching about a certain topic about family. And that message really did touch me. And that message, it worked in my life. And I just said, no, why not give it? Why not give God a chance in my life ulit na kumilos sa aking buhay? And so I went forward dun sa altar that time and I knelt down and praying to the Lord na sana He would give me another chance na magamit niya muli. And after a few days, Pastor Froy called my mom and pumunta kami sa church and we had a council. And bago yun, I'd just like to tell you na sa buong 24 hours na ako ay pinagpala ng Panginoon, I only had like 3 hours or 4 hours of sleep nung time na yun. Pero after that counseling, nung sa time na yun na nagbigay ng counsel ang aming mahal na pastor sa amin, and I would not go into detail about that, but we had a counsel. He showed me from the Word of God how to get out of depression, and He has given me these books from the Bible that pwede kong basahin. And for about 2 or 3 weeks that I have been continuing reading from the book of Psalm, chapter 51, I've been reading the whole book dahil ito yung binigay na verse sa akin ni Pastor that
pwede kong basahin. And that night din, yung gabing yun, when he was giving us a counsel, when he was giving me counsel, yung gabing yun din, we prayed, and I asked for forgiveness from God for the mistakes that I have done in my life in the past. And after that, nung pag-uwi namin sa bahay, pag-uwi namin, and we prayed as a family, we had a devotion as a family, at yung gabing yun mismo, when I went to sleep, that was the first time in many days, in many years, na nakuha ko yung ano, yung himbing ng tulog ko, na for the time na nung paghiga ko until the time I woke up, it took me about 8 to 9 hours of sleep straight, walang istorbo, because of yung counsel na binigay sa amin ng mahal namin na pastor, that I do hope and pray na sana sa lahat ng mga parents, sa lahat ng mga teachers that are listening right now, sa lahat ng isi-share po ng aming pastor po sa inyo sa dito sa mental health issues topic that you are having right now. I hope na sana lahat po kayo makinig, because not only na tayo bilang mga tao ay nabubuhay sa physical aspect of life, tayo rin ho ay mayroong spiritual na pangangailangan. So I do hope and pray na sana makatulong po ang mensahe po ng aming pastor sa inyo sa umagang ito. Alright, thank you, Brother George. Thank you for the testimony, and EJ. And ngayon po, narinig niyo po ang kanilang mga testimony. And I could actually give you, I've been in the ministry now for 29 years. I'm going into 30. I started ministry in the United States. Ako po ay 15 years old nung ako ay nagsimula sa ministry. And marami po ako, I was 15 when I began to be a youth leader. Tapos 17, I was a youth pastor. And because of that experience, the Lord had allowed me to actually help a lot of people who's having some mental health issues. In fact, this mental health issue is not new. Okay? Ito po, mga kapatid, is all the way from the Bible. There's a lot that the Lord Jesus Christ was able to help with having mental health issues. And this is real, of course, ngayon po na nagkaroon ng pandemic, bas lalong lumaki itong mga nagkakaroon ng ganitong mental health issues. So we're doing whatever we can to help people. And I'm gonna tell you right now that religion is not the solution. I'm just gonna tell you right now. And if you might think na ito si pastor, syempre religion ang sasabihin niya. I've told you just right from the beginning, before I start my message, that religion does not, religion is not the answer today. Okay? Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na hindi po religion ang answer. However, the answer is a personal relationship with the Lord Jesus Christ. I really appreciate all the resource speaker. I actually listen to all of that. And there's also time na I'm using yung mga sinabi nila when it comes to physical. Ganun din pag dapat kumain na maayos, dapat ay do what you can to exercise. But the bottom line is, the spiritual issue has been going on long before we were even born, long before ito ay binibigyan ng diin. Okay, so for the past 29 years, I've been dealing with this stuff of mental health issues. In fact, me myself had a big problem, and I was to the point na ano ba ito, should I give up or not? And I do want to praise God sapagkat the Bible always have a solution. And I cannot tell you anything outside from the Bible, because I have seen it, proven it in my life and also in other people's life, that if the principle of the Word of God will be kung ito ay maipractice sa ating buhay, I promise you this, okay, it will actually help all the issues that you have in life. Now, in Philippians chapter 4, I'm just going to read some scriptures for you this morning, and then I'll go from there, okay? And ito pong sabi ng Bible, therefore,
in Philippians 4:1, therefore, my brethren, dearly beloved, and long for my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. Now, I want you to know the background dito sa Philippians chapter 4. Si Apostle Paul po ang nagsulat dito. At nung habang ito ay sinusulat niya, siya po ay hindi po maganda ang kalagayan niya. And he is actually in the bottom of the dungeon. He was jailed for his faith and he's being persecuted for his faith. And he wrote this, mga kapatid, sa Church of Philippi. So he said this, sabi niya sa verse 2, I beseech Eudes and beseech Syntyche that they be of the same mind in the Lord. Sabi po dito, and I entreat thee also, true yoke fellow, help those women which labored with me in the gospel with Clement also, and with other my fellow laborers whose names are written in the book of life. The Bible tells us in Philippians 4:4, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Let your moderation be made known to all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, sabi po ng Bible, shall keep your hearts and minds through Jesus Christ. Now, you know, sabi po dito sa verse number 6, let me just go back. I don't know, EJ, if you got that verse there, if you could put it on the screen, that'd be great. Sabi po ng Bible, be careful for nothing. Huwag po kayong magkaroon ng pag-aalala, sabi ni Apostle Pablo. Huwag kayong magkaroon ng anxiety. Don't have a panic attack. But look, he gives us a solution here, and he said, but in everything, sa lahat ng bagay, by prayer and supplication, prayer at supplication is yung pagpag, yung humingi ka ng awa sa ating Panginoon with thanksgiving, he said, let your request be made known unto God. And then, when you do that, ang kapalit niyan kaagad, the Bible said, and the peace of God, which passeth all understanding, ito yung kapayapaan na hindi maintindihan ng marami, but you will have that peace deep inside that heart, that regardless of what you're going through in life, regardless of the problem, regardless kung merong pandemic or not, you know, sabi ni Apostle Pablo, look, it will keep your hearts and minds through Jesus Christ. There's always that peace inside. And then he said in verse 8, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. Alam niyo po, mga kapatid, I'm telling you right now, that when these mental issues na talaga ngayon ay nagkakaroon ngayon ito ng diin, and I've been counseling a lot more of these issues today than ever before, but the solution, mga kapatid, you'll actually find that in the Word of God. You see, the Bible tells us in 1 Peter 5:8, let me also say this, sabi ng Bible, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, is like a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. So, the Bible tells us na meron po tayong kaaway, at yung kaaway na yan, he's here to destroy us. Itong kaaway na ito, he's here to try to defeat us. Itong kaaway na ito, gusto niya dalihin tayo sa depression upang sa ganon tayo ay mag-give up sa ating sarili at mag-give up sa ating Diyos, mag-give up sa ating pamilya, and eventually just give up life. Okay, that's what the devil wants. You see, I find this, tong mental health issues, it's a lot of a spiritual warfare or battle, because the Bible speaks of that. The Bible also tells us, okay, that for we wrestle not against flesh and blood, and against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Yan po ang sinasabi ng Bible, that there is a spiritual battle. Itong mental health issues po na ito, I promise you, okay, you know, marami pong dinala sa akin ng mga neurology, psychologists that they could not help. And they brought it here. They actually, tubukan nyo dun kay Pastor. And, you know, I promise you this, mga kapatid, a lot of them, I'm not saying 100%, I'm saying about, I think, ang ratio ko dyan is about 99%, as long as an individual would do what the principle of the Word of God says,
sila po, mga kapatid, ay nagkakaroon ng kalayaan. Katulad yung testimony ni George, katulad yung testimony ni ano ni EJ. That's only two of them that said they have not slept for a long time. Very well. Ngayon, nakakatulog na sila. Ngayon, nawala na yung kanilang panic attacks. Ngayon, nawala na yung kanilang anxiety. Nawala yung kanilang depression. Because, look, religion, you can be religious all you want, but religion does not give you that freedom. Only Jesus Christ does that. So, sabi po dito ng Bible, and I'd like to show you how the devil attacks. Okay, ngayon. Now, I hope that yung presenting will work, EJ. Okay, I hope it would. Ito po ang sabi ng Bible, and the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, your whole spirit, your soul, and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Yan po ang sinabi ng Bible. Okay? Let me say this today. Una, mga kapatid, see, tayong lahat, mga kapatid, if meron po tayong tinatawag na body. The Bible speaks of a body. That's what you can see right now. You can see me. I could see you. Okay? Kaya nga tayo ay may mga itsura because we have a body. And the Bible speaks of that, that there's that body. And then inside that body, the Bible also speaks na meron pong kaluluwa dyan. There's a soul. Okay? So there's a soul. There's a body. And then, nandyan po yung ating soul. The soul, mga kapatid, it consists of our intellect, okay, or yung ating pag-iisip. It also has our emotions, nandyan din po, at nandyan din po yung will. Kaya nga po, pagka yung kaluluwa ay umalis na sa katawan, the body is dead. It's considered dead. The body will never respond to you because the soul is no longer there. Now listen carefully, inside that soul, there's actually another empty spot there. It's a black hole, at ang pwede lang magpuno po dyan ay ang Panginoong Jesus. Nobody else can fill that up. You can try religion, you can try anything else, mga kapatid. Kaya nga, sabihin ko sa inyo, there's a lot of people who's going into drugs, there's a lot of people, bakit maraming nadidepress ngayon? Because they're trying to fill it with their friends. They're trying to fill that empty void with, you know, magkaroon ng gimmick, magkaroon ng bakasyon, and all of that. And I'm not against vacation, I'm not against friend, of course. But if you try to fill that empty spot, or we call it the black hole, dyan po, mga kapatid, o mga kaibigan, dyan sa ating kaluluwa, inside there, the only one who can fill that is the Spirit of God. Now, the only way that the Spirit of God can fill that is you trust Jesus Christ to be your Savior. The Bible tells us that only Christ, siya lang po ang pwedeng magligtas sa atin. The Bible said, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Hindi lang po yan patungkol sa kaligtasan, sa espiritual o sa kaluluwa. Even dito, sa lupang ito, God can save us actually from our depression, from our anxieties, kahit na ano pa man yung takot o panic attacks, okay, and anumang problema, the Bible tells us that the Lord can save us from that. So it's important today na yung black hole na yun, mga kapatid, ang dapat mag-fill up doon ay ang Panginoong Hesukristo. You know, siya po ang namatay para sa atin dito. He died for our sins. He was buried, in the third day He rose again. And because of that, sabi po ng Bible, if you ask Jesus to come into your heart to be your Savior, now you can battle how the devil works. Okay? And the way the devil works is this. Ganito po, kumikilos, mga kapatid, ang kaaway. Alright? And ganito po siya, kumikilos. So, now you look at that body is there. Alright? The soul is there. And then, of course, there's what you call the mind or the intellect, yung intellect. Nandiyan po yung intellect, nandiyan yung emotion, tapos nandiyan yung will. You see, ang gusto ng Diablo, mga kapatid, ang gusto niya ay sirain yung ating pag-iisip. That's why we have mental health issues. That's exactly what he wants. Sapagkat pag yan ay nasira niya, whatever you think in your mind, according to the Word of God, will transfer, okay, sa inyong emotion, and eventually gagawin mo. Kaya nga, mga kapatid, napakahirap. Like George, for example, he was thinking already about ending his life, and he was thinking already about
nagkakaroon na siya ng suicidal thoughts. And boy, he was thinking about that. And the more you think of that, okay, at the more na yan ay pinag-iisipan mo, magka-transfer yan sa iyong emotions, at pag nandyan na yan sa emotions mo, you're eventually going to do it. It's called the will. So kaya mga kapatid, ang away ngayon, okay, ang gustong sirain ng Diablo ay yung ating utak. And yan ang gusto niya. But you see, there's a solution. Once you trusted Christ to be your Savior, once you ask Him na siya ang iyong tagapagligtas, the Spirit of God will dwell inside you. He will dwell inside that black hole according to the Bible. At ito po ang ating pinag-uusapan ngayon about mental health issues. And I can guarantee you, in the book of Philippians chapter number 4, if you do this, now, you cannot do this unless you have Christ in your heart as your Savior first. Hindi nyo ho pwedeng magawa yan unless ang Panginoong Jesucristo ay nasa puso nyo po muna bilang tagapagligtas. Okay? Yan po ang aking sasabihin ngayon. Because I promise you this, mga kabatid, I'm telling you right now, alright, the Bible has a very big solution for that if this will just be practiced. Okay? And according to all the people that I have seen, people that I was able to help by the grace of God, ito po ang aking mga sinabi, ito po ang aking sinabi sa kanila, and I promise you, this is 100% guarantee. If we do this, I promise you, you'll get over your anxieties, you'll get over your panic attacks, kahit na malaki pa ang problema. Ako po ay marami akong pinagdaanan sa buhay. A lot of our members knows that. Alam po ng aming buong church what had happened sa akin. But I do want to praise God today. Okay? You might not believe what I'm gonna say. I hardly get stressed. I pastor a church na itong church po na ito ay hindi po siya maliit. We have several works. So when you have several works and you have a lot of people, you're dealing with a lot of people, and there's a possibility na ikaw ay magkaroon ng stress. But because the Bible also gives us the solution about stress, okay, and the Bible tells us kung paano tayo magkakaroon ng victory, I promise you, ngayong umagang ito, if this will be practiced, it will actually give you great victory. Pero una sa lahat po dyan, kailangan tanggapin nyo muna ang Panginoong Jesus bilang tagapagligtas. And once you do that, and let me tell you, how do you do this? Now, the devil will try to work in your mind. He's gonna try to put thoughts in your mind like nobody loves you. Okay? He's gonna put in your mind like God doesn't love you. At lalagay niya sa iyong utak na walang kwenta ang buhay. He's gonna do all of that. That's why a lot of people think about that so much. And people get depressed. And I'm sorry to tell you this, mga kabatid, that a lot of people had ended their life because of that. Okay? But you know what? If you do this four things right now, I promise you, it's 100% solution. Ayan po, ayan ay ginagaranti ko, mga kapatid. Kasi napatunayan ko po yan sa sarili kong buhay, sa buhay ng mga tao na kahit hindi naman members po dito, people in America, people here, dito sa Pilipinas. And the Lord just gave him great victory. So what are you supposed to do? Okay, so the devil tries to put those thoughts in your mind. So you gotta learn to protect your mind. Because yan po ang gusto niyang sirain. And for the next few minutes, I'll just give you this real quickly. Number one, okay, una sa lahat, you have to learn to build the wall of praise. Yan po ay napaka-importante. We call it the wall of praise. And that is very, very important today. The wall of praise is so important. The Bible tells us in Philippians chapter number 4 in verse 4, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Ito po yung praise, yung pagpapasalamat. Ngayon, mga kapatid, hindi po sinasabi ni Apostle Paul na ikaw ay magpasalamat sa sitwasyon sa buhay mo. In fact, ang sinabi po niya, rejoice in the Lord. Pasalamat sa Panginoon. Okay? Sapagkat ang Panginoon, hindi siya nagkakamali. You know, you can rejoice the fact that God's still good. You can rejoice the fact na ang Panginoon, binigyan niya pa rin tayo ng hininga. You know, yan po ang dapat nating gawin, mga kapatid. Sapagkat, there are times in our life, yung situation sa ating buhay, na hindi naman talaga madali ang ating pinagdadaanan.
paano ka magpapasalamat kung ikaw ay, you know, ikaw ay binibigyan ng maraming problema? That's very hard to do. Okay, na salamat sa problema, salamat sa hindi magandang kalusugan. I think that's not normal actually for a person to do. However, you can always thank God. You can always thank God that regardless of what you have done in life, God still gives you grace. God still gives you mercy. God still good. God still wonderful. Yan po yung sinasabi ni Apostle Pablo dito. Nasabi niya, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. The Bible said, in the Lord. Hindi po niya sinabi, in your situation. He just said, you need to learn to thank God, okay, for His creation. Katulad po ni Ma'am kanina, he was talking about going up somewhere and going alone and thinking of all God's creation. That's a great thing to do in life. Start praising God sa kanyang ginawa, okay? And I promise you this, the more you do that, the more you'll see that you're gaining ground in victory over all the problems and anxieties and panic attacks and all of that. Okay? So, number one is you've got to learn to build the wall of praise. Laging magpasalamat sa Panginoon, sa kanyang kabutihan, sa kanyang ginawa. Next is build the wall of patience. Okay? Sabi naman dito ng Bible, let your moderation be made known unto all men. Now, the word moderation literally means having a gracious spirit or having a gentle spirit. Ang sinasabi po dito, that word patient there, mga kapatid, patuloy lang tayo sa ating buhay na always keep trying to do right regardless of what we have to go through in life. You know, minsan yung ating pagdadaanan ay talagang napakasakit, hindi maayos, hindi maganda. But you know what? Patuloy lang tayo gumawa ng kabutihan. Just be patient. Do not allow the devil to put things in your heart or in your mind and tells you you're not worth it. Okay? Look, you are worth it. Why? Because God Himself, the Lord Jesus Christ Himself, He died on the cross for you. So you're worth it. And just keep doing right. Okay? Kung kayo ay umaattend sa church, alright? Keep going to church. Keep living right. Pag meron kayong problems, just do what it's right. Okay? Do not do anything that will cost you someday na ikaw ay magkakaroon pa ng ano, ang tawag nun, that you're gonna end up regretting it. Like for example, a lot of people, when they have problems, they get drunk. Okay? And they get so excessive drunk until they do something that they regret. Yung iba naman, mag-high, mag-drugs. Okay? But they're not the solution. They're temporary na ikaw ay, you know, you're in some other kind of spirit, you're in a high spirit, and you're like, wow, okay na ito, okay? But I promise you, you get addicted to it, and you're gonna end up doing things that you're gonna regret to do. So when the Bible tells us, okay, na tayo ay let your moderation be made known to all men, tuloy lang na gumawa ng mabuti. Tuloy lang na tayo magpasalamat sa Panginoon and just keep doing what it's right. Alright? And number three, let me say this. Okay, pangatlo, mga kabatid, is build the wall of prayer. Prayer is so important. You know, I don't have a lot of time to emphasize about prayer here today, but look what the Bible also tells us in Philippians chapter 5. Sabi, the Lord is at hand. Okay, ibig sabihin yan, the Lord is in control. In verse number 6, be careful for nothing. Alright, huwag kayong magkaroon ng pag-alala, huwag kang magkaroon ng anxieties. Pero sabi niya, but in everything by prayer and supplication, ito pa, with thanksgiving, let your request be made known unto God. So, manalangin, magpasalamat, at sabihin sa Panginoon kung ano ang nararamdaman mo, just go right ahead and do that. And I promise you this, the more you keep doing that over and over, number four, I would like to tell you this, kailangan you need to build the wall of purity. You got to learn to train your mind to think on whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely.
whatsoever things are good report, if there be any virtue, and if there be any praise, the Bible said, think on these things. Ano po yan ang binanggit is the Word of God. And I promise you, ang katotohanan po ay nasa salita ng Diyos. You cannot find that on religion, but you can find it on the Word of God and also on Christ. Kaya nga po, ngayong umaga, ang gusto ko pong ibahagi sa inyo, ngayong umaga is the Lord Jesus Christ. He is the solution for all of our anxieties and panic attacks and mental health issues. Ngayon po, mga kapatid, okay, kung ngayong umaga, you're having some issues and problems in life today, I would like to lead you in a prayer here in a little bit. But first, I would just like to ask you, would you please trust Jesus Christ to be your Savior? Life is uncertain. Ako po, pwedeng mamatay ngayon. Lahat po tayo. And we don't like to talk about that, but it is real, especially in our day. The question is, what if today is our day? Halimbawa, ngayon pong ating araw. Sigurado na ho ba tayo that our life actually will be in the presence of the Lord? You can have religion today, but it cannot guarantee you eternal life. But Jesus can. First, He said, dapat aminin muna natin na tayo makasalanan sapagkat sabi ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. Sabi po ng Bible sa Romans chapter number 3 verse 10, as it is written, there is none righteous, no not one. Sabi rin po ng Bible, mga kapatid, that because of our sin, there's a penalty and that penalty is death. For the wages of sin is death. But the Bible tells us the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Siya po ang Panginoon, siya ay namatay, siya ay nailibing, pangatlong araw, muli siyang nabuhay, so He can give us life. He can give us eternal life and He can give us the meaning of life while we are here on this earth. And then the Bible tells us in Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. At ngayong hapon po na ito, I would like to lead you to a prayer. If you're right there right now, you want to trust Christ to be your Savior, would you follow this prayer from your heart? The prayer does not save you, pero ang Panginoon po ang magliligtas po sa iyo. At ito po ay pakisunod lang na lumalabas sa inyong puso, coming out from your mouth. Hindi ko po kayo maririnig, wala pong makakarinig sa inyo. However, if you want that hope, it's Jesus Christ can give that to you. So would you please pray this prayer from your heart today? Sabihin niyo po, Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Tinatanggap ko na ang kabayaran ng aking kasalanan ay kamatayan. Panginoon, humingi po ako ng tawad sa aking kasalanan at binubuksan ko ang pintuan ng aking puso at tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. O Panginoong Jesus, ikaw po ay pumasok sa aking puso. Bigyan niyo ako ng buhay na walang hanggan. At sa mga pinagdadaanan ko sa aking buhay, na ito ay nagbibigay sa akin ng problema sa aking pag-iisip, sa aking puso, naaapektuhan ang aking pamilya, ang dalangin ko sa iyo, Panginoon, ay ikaw po magbigay sa akin ng kalakasan. Ako po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan at sa iyong grasya. Ako po ay patuloy gagawa ng kaayusan at ako po ay laging mananalangin sa iyo. At ako po, Panginoon, ay laging mag-iisip ng kaayusan sa iyong harapan. Salamat po. Ikaw po ang aking pupurihin. Umasok po kayo sa aking puso. Ito pong aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, mga kapatid, I hope that somehow help you. And again, thank you, Nangka Elementary School, for allowing me to be here today. And I appreciate it. Thank you, resource speakers. I really thank all of you. And I hope somehow yun po ay nakatulong sa inyo. And if there's anything that I can do, if I could help you, okay, yung sa Nangka Elementary School, I think they know how to contact me. And I would be willing to be able to help you out and to contact you. Lahat po ng aming serbisyo, wala pong ano, wala pong bayad yan. And I promise you, God has a lot, and I promise you, you can enjoy your life here on this earth because God is always good, okay? Thank you very much, okay? Sa ating MC, maraming salamat. I'll turn over now the program to you. God bless you. And to complete
yung mental health awareness campaign natin, we also have our spiritual point of view. Galing syempre sa napakagandang message from Sir from Pastor Froy Medina. Thank you so much, Pastor, for allowing us to hear that message. And also, we also want to give thanks kay Miss EJ Eljoy. Thank you so much, Ma'am Eljoy. And kay Mr. George. Thank you so much, Sir George, for coming this morning. We also have here our BE or Brigada Escuela Coordinator. Napakaganda at napakasipag na Brigada Escuela Coordinator champion last year. At we are looking forward to be champion, of course, this year. Let's all welcome our Brigada Escuela Coordinator, MAPE Coordinator, and MAPE Teacher from Grade 5, Ma'am Mary Ann Yambaya. Good morning, Ma'am Ann. Good morning, good morning. Sorry. Yes, good morning po sa lahat. Magandang umaga, mga magulang na nandyan sa ating Happy Page, mga kasama kong guro na nandito ngayon sa Google Meet, at sa lahat po ng ating mga bisita sa umagang ito from PNU, Ma'am Rowena Sabater. Thank you so much, ma'am, for 3 years. And looking forward for another years sa iba pang mga proyekto para sa Nangka Elementary School. Yes, syempre sa ating mga speakers, kay Ma'am Melissa at saka kay Sir Hernan, thank you so much po. Then, salamat din po sa Baguio Lighthouse Bible Baptist Church. We have Pastor Froy Medina. Thank you so much po sa oras na inilaan nyo para sa amin. At sa kasama niya, si Miss EJ at saka si Sir George, thank you so much po for sharing your time. So, salamat po sa support ng lahat ng ating mga stakeholders para sa ating Brigada Eskwela 2021. Ang proyektong Happiness po ay plano ng paaralan para matugunan ang pangangailangan ng paaralan upang maiangat ang kalidad ng edukasyon. Ang samasamang bayanihan ay malaking tulong para makamit ang ating adhikain. Patuloy po nating suportahan ang ating proyektong Happiness. So again, magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat po. Thank you. Nice. Thank you so much. Oh. Yes po. Thank you, Mama. Ang ganda po ng background mo, Mama. Ang liwalas dyan, ha? Nandito ako sa labas. thank you, Ma'am Ann. Again, ang ating BE Coordinator. And before we end this session for today, gusto ko po sanang invite muna ang lahat. Meron pa tayong session tomorrow. Again, ang session po natin ay hanggang 29. Then sa 30 may awarding tayo. Ang ating topic naman for tomorrow ay storytelling. Tuturuan natin ang mga parents kung paano magturo ng pagbabasa ng mga stories sa mga bata. So ayan po, ating speaker for tomorrow ay si Ma'am Maria Alison Grace Abisamis. And of course, we also have our own, no, si Ma'am Rosalina Arenas, na magtuturo ng mga simpleng techniques kung paano ang mga parents magturo ng pagbabasa dyan sa inyong bahay. So again po, salamat sa mga umattend at nanood sa atin. Recorded ang ating live stream this afternoon. So pwedeng niyo po yan panoorin sa ating Facebook page po. Again, see you ulit tomorrow and have a good day. Have a good lunch po, everyone. Bye-bye!